Maria po ay viewer natin sa TV Plus. Sabi po niya, siya po ay merong kagalit. And then, sa kanya pong katawan, meron siyang nararamdaman. Sabi po niya, para daw po siyang gagawing aswang yung kanya pong mata po ay nababalisik. Tapos sa kanya pong katawan po ay kumakampay. Siya po ay pumunta ng albularo, hindi daw po gumagaling. Isang araw, napanood niya po kayo sa television, naging daan para siya po ay makarating sa lugar ito. Ang sabi po niya, lahat po kumakampay sa kanya pong katawan. Ngayong araw ito, pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. At ay, nagre-react pa eh. Nanginginig pa sa takot sa harap ko. Ayun, no, nagre-react. Pag natabi ka sa mahanap ka, di ka pwede magtago eh. Sa'yo, nakapagtago pa. Nakausap po siya ng maayos, pero rito na napunta sa harap ko, wala na. Ayun na. Kaya nga, ayun, no, nagre-react. Eh, masama ang espiritu. Nagsasalita. Eh, bakit sino ba may gusto sa iyo? Anak ng Diyos. Ano, kilala niya tayo eh. Ayan po yung Bible. Naintindihan niyo na sinasabi ko? Ayoko sa'yo! Ano pangalan mo? Ayoko! Ayaw mo, okay? Ayoko! Out! I rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang papalik, Satanas! Kinagapos kita! Labas! Layas! Hindi mamaya! Ngayon din! Labas! Lahat na nilagay mo sa kanyang katawan! Muluti mo! Kasabay ng pag-alis mo! Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus! Labas! Huwag ka nang papalik! Tumayo ka. Kasi, hindi nga sa akin. Ano pangalan mo? Ah, Mario! Saan ka nakatira? Marami! Saan ka nakatira? Asay! Sino nagpalaya sa iyo? Si Jesus. Mas maganda sa pelikula yan. Sabi ko, mas maganda sa pelikula yan. Mario, alaya ka na. Magandang tumigil sa kakapanood, ha? Opo, sige. Tingnan niyo po si tatay. Bakit po siya nanginginig? Lumalabas po yung mga demonyo sa katawan. Yun po yung sabi ng Acts 8. Actually, ang gagawin ngayon ito, magre-renounce ng gusto para yung access mawala. Yun lang, mawala ang access. Magre-renounce. So actually, hindi ako nakita niya si Jesus. Yan yung nangyari roon sa Mark 5, yung demonyo, di ba, lumuhod sa Lord.